ikinom para po yung PDR kanina sa ticket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita nung hinete ay yung direksyon tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo para malaman po ng lahat? Meron pong nagsabi rin kanina sa kanila, puwersahan po ang pagsasara sa ABS-CBN. Hindi po. Sa record po, voluntaryo po sila na nagpinig ng kanilang istasyon. Yun po, yun po. Wala po nagpuwersa sa kanila. Kung talaga pong lalaban sila sana sa korte, hindi sila nagsara. Tama po na naman si Speaker Cayetano. Kasi po, kahit na po kayo makareceive ng cease and desist order, wala naman po halimbawang court order na kinuha. Kahit na po sinong tao sigurong pupunta sa kanila, bakit kami magsasara, meron ba kayong court order, hindi dapat nilaban nila. Nagvoluntary po silang magsara. Eh, meron pong nagsalita kanina na meron siyang resolution to act without delay, proposing another 25 years. Mr. Chair, mga kasama, mga kababayan, ang prangkisa po, sinabi na natin, is a special privilege. Wala pong iniwan sa isang taong naliligaw, isang binatang naliligaw. Maaring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi mo siya pwedeng, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanya, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya. Tayo po, hindi tayo sinusuyo eh. Alam po, alam po ninyo sinabi ng ABS-CBN, inupuan natin ito eh. Napakarami masasakit na salita. Is a franchise a demandable right? Sa totoo po, Mr. Chair, mga kababayan, kahit wala pa pong pagkukulang halimbawa ng ABS-CBN, nasa constitution po natin, pwede pong alisin sa kanila kung ito po ay sasagot sa pambansang kagalingan. Nandiyan po. Kahit hindi ka lumabag, sapagkat ito po ay isa lamang privilege. Kaya po kung sasabihin natin, to act without delay, baligtad po ang nangyayari, Mr. Chair. Napapansin po ba ninyo, at maring napapansin ang ating mga mamaya, tayo na po ang nagtatanggol eh. Wala pa po akong nakita na talagang masigasig ang ABS-CBN. Tatlo po kasing standards ang dapat nilang ipakita. Kung ang pag-uusapan ay prangkisa, are they legally, financially, and technically qualified? Sa mga susunod nating pagdinig ito, makikita po natin. Kung sa Magdaleta, reminder lang po, pag-wrap up na lang po. Ito po, mag-wrap up na po ako dito. Ito pong napanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-simpatay sa kanila. 11,000 workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up, but I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following: to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number one, 2018-2019 ALPA list of withholding tax report of ABS-CBN employees to the Bureau of Internal Revenue, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to the Social Security system, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN to the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund, submitted and received.